nagbanggit lang ako ng konting payo at konting babala sa mga bumabastos sa hari. Yun lang. Magbago na kayo habang maaga pa. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Yo, what's up? It's your boy, your one and only, Daddy OG. At may sasabihin ako doon sa Call Mick. Just Call Mick. Mick? Ibang pangalan yan. Sagwa. Parang tae. Yun. Direct to the point. Isang babala mula sa mga bumabasto sa hari. Wala kayong alam. Hindi nyo alam yung kwento ng hari. Bakit nyo binabastos? Sarap nyo nga namin, ha? So, hindi naman sa... Uy, kita yung baka ko sa likod. So, nga, hindi naman sa... Ayokong gamitin yung power ko, pero... hindi maganda kasi yung ginagawa mo, eh. Yung pambabastos sa hari. Alam mo bang may contact ako kay Ma'am Jubina, secretary ni Andrew? Alam mo bang may contact ako sa lahat ng Dunggalo? Kina Barubal, kina Kuya, Crazy G. Hindi maganda yung ginagawa mong pambababoy sa hari. At isa pa sa mga new school na bastos. Uulitin ko. Isang babala para sa inyo. Huwag na huwag niyong babastusin yung hari. Mananagot kayo sa batas. Mananagot at mananagot kayo sa batas. Hindi maganda yan. Yung mga walang alam, pinagsasabihan ko kayo, ngayon pa lang. Alam niyo kung bakit? Kung gusto niyo magsulat ng bars, huwag niyo nang hintahin magsulat ng bars sa literal na bars. Yan. Kasi hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi once na gagawa kayo ng bagay na hindi ganais na ayos about sa aming hari, ginagalang king of Tagalog rap, wala nang iba in the place to be, Andrew E. Lalo na ako, it's a boy again, the one and only Daddy OG. Hindi ko ginagamit ang aking rango na 5 star legendary soldier ng Dunggalo. Pero kung ganyan kayo at kontakin ako ng mga yari ka. At kung sinong susunod pa doon, doon sa Call Mick, Mick-Mick, na kumakain ng Mick-Mick, ano ba yun, yung gatas na powder? Delikado ka, pre. Delikado ka. Bago ka na. Kung ayaw mo nga humawak o magsulat ng bars, sa literal na bars. If you're not listening to me, okay lang yan. Tsaka hindi mo pa alam yung ano, yung underground, ah. Hindi mo pa alam yung underground. Kasi kung underground ang pag-uusapan, alam mo kung anong ginagawa niya. Delikado ka. Huwag mo nang hintayin ma-hospital. O ayoko maging ano eh, harsh eh. Ayoko maging harsh. Pero delikado ang underground, boy, totoy. Napaka-delikado ng underground. Ganun, oh. Ganun, literal. Pag underground. Pero pag dinaan sa legal, bars lang. Maghahawak ka lang ng bars, literal na bars. Pero kung sakaling, yung mga bumababoy kay Andrew, delikado kayo, boy. Hindi nyo alam yung bigat ng magiging kasalanan nyo kung idadaan sa legal o underground. Pag dinaan sa legal, buhay ka pa. Maghahawa ka lang ng bars. Pero kung dinaan talaga sa underground, delikado ka, boy. Yung Call Mick, Mick-Mick,
kumakain ng powder meat. Yan, delikado ah. Nasabi ko sa inyo, kaya wag na wag yung babastusin yung hari. Dahil alam nyo ba kung bakit? Hindi nyo alam kung gaano kahirap pinagtanggol ni Andrew eh. Kung bakit kayo nandyan na mga rapper. Unang-una sa lahat, gumagamit kayo ng Tagalog sa pagsusulat. Kilala nyo na kung sino may-ari. In the place to be, Andrew E. Wala akong masabi dito eh, pero okay lang yan. Nunod nga pala ako ng ano, ng movie. Nunod ako ng movie. Sama ko yung ano, mga sir natin. Mga sir. Ang ating mga mabubuting pulis. At ang ating kaibigan na Taugama. Yan. Kaya sa mga mambabastos kay Harry King Andrew E. Mag-isip-isip na muna. Kasi baka mapahamak ka. Meron kaming dalawa. Underground at legal na pamamaraan, diba? Kaya isipin mo munang mabuti kung sino yung kinakalaban mo. Kung isa kang mababang nila lang, hanggang dyan ka lang. Huwag ka na mag-level up. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka dunggalo. Wala kang basbas. Tsaka isa pa, ayaw na ayaw ko talagang binababoy yung hari, yung mga ganyan. Delikado ka talaga, boy. Yung mik-mik na yan, ha? Pagsabihan nyo yan. Pagsabihan nyo yan. Delikado buhay mo, tol. Dalawa ang pahantungan mo. Kung hindi ka magpapagamot sa ospital, alam mo na, magtitirik kami ng kandila para sa'yo. Pero ayoko nang sabihin na ganun. May legal na pamamaraan. Sa mga ginawa mo, maraming ano, marami akong nakita. Marami akong nakita na nilagyan mo pre ng ano eh. Nang ganun eh. Ang pangit eh. Parang yung ano eh. Yung ganito ko. Gigil oh. Gigil men. Gigil. Sarap ng sapaki. Pero kailangan ko maging magtimpi. Magsabar. Sabi kasi mga Muslim, ang pagtitimpi ay sabar. Pero yung pambababoy mo sa hari, hindi ko gusto yun. May kontra ako kay, ano, kay Ma'am Jovina, sekretary ni Andrew E. Pag yan nalaman, pinahanting ka na ako, delikado ka. Sinabi ko sa'yo, hindi maganda yung ginawa mo, boy. Isa ka pang totoy, patuli ka muna. Pag may bayag ka na, daladala mo yung bayag mo, okay. Pwede kitang harapin. Ang pangit ng pangalan mo, Mik-Mik. Parang yung powder na Mik-Mik. Ang kulit eh, yung powder na Mik-Mik. Ang pangit ng pangalan eh, no? Sadista. So, isang ano na rin pala sa mga baguhan. Alam niyo ba kung anong technique para bibigyan ko na lang kayo ng technique para sa mga baguhan ha? Love Dunggalo. Why? Because it is the first label founded in the Philippines. Rap label. Sino naghirap? Andrew E. Pinaghirapan yan. Kung bakit ka nagra-rap ng Tagalog dahil sa hari. Kung bakit ka nagsusulat ng Tagalog dahil sa hari. Kung bakit ka nagpo-flow dahil sa hari. At walang iba kung bakit nandyan ka sa kinakatayuan mo. Kung bakit ka nagra-rap dahil sa hari. Si sir? Wala si sir. Umalis. Umalis si sir. Yun pa, yun lang ang payo ko sa iyo ha. Mik-Mik. Ang pangit ng pangalan mo. Para kang kumain ng powder na milk. Makakainis to. Minit ulo ko. Sa list ng minit ulo ko.
Pero totoo naman talaga. The fuck is, fuck you, Mikmik. Fuck you. Lamunin mo to, kung pwede lang ipakita eh. Kung wala lang ako dito sa ano eh. Kung wala lang ako dito sa nakatayuan ko eh. Makakating ka sa akin ng malahalimang namura eh. Pero hindi pwede. Kailangan nating respetuhin ang opisina ng mga lesbo. Kailangan natin na idaan sa legal na pamamaraan ang bawat bagay-bagay. Kaya ito'y magsisilbing babala sa mga talangka. Alam nyo na, gumalang kayo. Respect. Respeto sa hari. Alam nyo ba kung nandito pa si Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Francis M. ang kanyang best friend. Kung nandito pa yon, kung sakaling buhay pa si Kuya Kigo, delikado ka pa rin, boy. Alam mo kung bakit? Ang daming underground. Maraming underground, boy. Ayoko magmalaki sa'yo. Ayoko gamitin yung kapangyarihan ko. Pero sinasabi ko lang sa'yo to. Kasi gusto ko magbago ka. Kasi pag nahuli na ang lahat, titirigan ka na lang ng kandila. Ganun lang yung kasimple. Kaya sa mga walang respeto sa Dunggalo, yung mga 50-50, yung iba dyan 50-50 lang yung ano eh, napapansin ko eh. 50-50 lang eh. Hati eh. Hindi siya full na yung pagka-loyal sa Dunggalo, hindi siya full. Yan. Kailangan mo maging puro sa Dunggalo. Kasi hindi mo kasi alam kung anong paghihirap ng hari. Wala kang alam, boy. Aking ina ka. Nainis ako sa loob, sarap sa akin. Buti wala dito sila, sir. Pero actually, sinabi ni sir sa akin, ha, maraming pulis na nagsabi sa akin, handa sila makapagpatayan para lamang sa hari. Isa na dun yung uncle ko. Bakit? Mahal namin si Andrew E. Kaming mga Muslim mismo, tausong. Mahal namin si Andrew E. Tapos ikaw, ginaganyan mo lang. Pakinggit. So magka-black eye ka sa akin. Ang kainis nito. Sabi mo wala din, ha? Wala. Mga kainis eh, no? Sarap sa pakin eh. Eh, oo nga pala, ibabalita ko pala sa inyo. Ah, nasa na ba yun? Wala rito eh. Nasa dyaryo kasi. Dyaryo tuloy. Nasa ano ko. Sample ko na lang to, ha. Ah, nasa magazine pala ako. Ng QCPD. Pero hindi ito yun. Isang magazine. Sa isang magazine yun na nakalagay tayo dito. Yun. So, yun nga. Payo ko lang sa mga kupal dyan, sa paligid. Na mga baguan lang at walang alam. Alamin nyo muna yung backstory ng bawat isa. Alamin nyo muna yung background story. Lahat ng background story. Para malaman nyo at maintindihan nyo. Kung bakit kayo sarap mo sa parang mikmik eh. Kung bakit ka ganyan. Ang pangit ang pangalan mo. Para kang kumain na powder ng milk. Mikmik. Mikmik. Ano yun? Ang pangalan yun? Jack. Kalimutan ko yung pangalan. Basta yun, shoutout sa'yo. Kupal ka. Nabista ka, meron pa naman akong plaque. Katulad niyan. May plaque pa naman ako sabay naggaganito ako. Dapat tahimik lang ako eh. Pero okay lang yun. Ah, bukas pala may concert ako rito. Sa mga achievements natin dito sa loob ng Dunggalo ay sa magko-concert tayo bukas. Sana makapag-live tayo. First time concert. So, salamat General Yara. Yan. Salamat kay General. Lagi niya akong hinahanap. Kaya General din ako. At syempre sa ex-General na Chief PNP of the Philippines na aking nakakasama. Siya General Guillermo
Eliazar. Yun. May video kami doon. Hanapin nyo lang sa Daddy OG ng Dunggalo. Yan. Nandyan yung mga video namin na kasama ko yung mga general ng Pilipinas. Yan. So, siguro, dito na lang din siguro muna. So, yun lang. Ayoko lang talaga na yung mga kupal na baguhan, katulad ng mik-mik, yung kumakain ng powder na mik, yung bumababoy sa hari, sinabi ko sa inyo, pwede kayong idaan dito sa papers, legal na pamamaraan. Pero kapag yung iba, hindi ko sila mautusan, hindi ko sila mapagsasabihan, dahil iba ang hustling ng underground. Lalo na sa underground level, meron pang underworld. Nandiyan na yung mga for hire. Alam niyo na yung tinutukoy ko. Hindi ko na kailangan magsalita ng masyadong harsh kasi pinapakalma ko ng aking kalbo na ulo, skinhead, nagupit, tas-tas ng blade. Yan, makinis. Kaya ko lang pakita kasi natatawa ako sa sarili ko. Pero ganun pa rin, kailangan na maging mabuti tayong tao. Huwag tayong gumamit ng karahasan. So pinapayuhan ko na din yung susubok na patumbahin ang ating katawa-tawang pangalan na Mik-Mik, na kumakain ng powder na Mik. Sino ba yun? Ano ba pangalan ng kukal? Kalimutan ko ah. Ang pangit kasi ng pangalan ng putik Mik-Mik. Parang kumain ng Mik. So siguro dito na lang din muna ako kasi may ginagawa akong project . So nagbanggit lang ako ng konting payo at konting babala sa mga bumabastos sa hari. Yun lang. Bago na kayo. Habang maaga pa. Nasa huli, palagi ang pagsisisi. So it's your boy, your one and only, your Les Poo, 5-star, general, soldier, ng Dunggalo, Daddy OG. Dunggalo lang ang malakas. Wala nang iba. Peace out, yo. Peace out. Makinig kayong mabuti. Who's in the house? In the house? In the house? The house? I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck who you are. Who you